Makakausap po natin si Floripes at Florites Tamayo, kambal po na anak ng mga biktima, yung sina lolo at lola na brutal na pinaslang po sa kanilang bahay. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Ma'am Florites. Magandang umaga po, Sir Lope. Ma'am Florites, okay. Kailan po nangyari itong pamamaslang po sa inyo pong ama at ina? Hello po, ma'am. Okay, ito po'y nangyari sa Masbate City. Ma'am. Okay. Ma'am, una sa lahat kami po'y nakikiramay. Okay. Ma'am, may sound sila. Ma'am Florites? Po. Okay. Pwede malaman kailan po nangyari ito, una sa lahat? Sa Linggo po ng 21 po. Linggo. Okay. Opo. Meron na ho ba tayong suspect dito? Meron na po. Okay. Pwede niyo ba masabi sa amin kung sino po itong suspect? Siya po, si Kano. Si Kano. Okay. Yamson po. Sino po itong si Kano at kaano-ano po ito ng inyo pong mga magulang? Hindi po. Ano po itong si Kano? Ano po siya sa inyo pong mga magulang? Nakikitira lang po. Nakikitira? Opo. Parang border? Opo. Okay. Gaano na po katagal na nakikitira po itong si Kano? Matagal na po. So, parang hindi na iba ito? Parang anak na, tinuturing kung matagal na po nakikitira. Ano pong trabaho nito, si Kano? Wala po. Wala siyang trabaho? At pinatitira lang po siya ng mga magulang niyo? Opo. Okay. Hindi ko kayo na parang kinukup-kup na siya ng mga magulang ninyo? Opo. Okay. So siya po yung kasama-sama ng parents ninyo? Opo. Kayo po hindi kayo kasama sa bahay? Hindi po. So ibig sabihin, pinagkakatiwalaan po ito? Paano po nakilala ng mga magulang ninyo ito pong si Kano? Eh, tumunta lang yan po sa kanila. Kailan po? Kailan pa? Matagal na po kasi hindi ilang taon na po yun kasi minsan pumupunta kami sa kanila, wala naman po yan eh. Okay. So, pasulpot-sulpot lang po ito? Opo. Pero nakwento ho ba sa inyo o yung kailan po itong unang nagawi sa pamamahay po ng mga parents ninyo at paano po dumating sa punto na pinayagan po siyang tumira sa bahay nila? Last na po na pag pumunta, pinaslang na po niya mga magulang namin. So ibig sabihin pinagkakatiwalaan po ito kaya labas-masok po sa bahay ng mga magulang niyo? Opo. Okay, taga saan po itong si Kano? Sa kanya po, taga rito rin din po. May mga magulang pa po ito? Mayroon po. Patay na yung tatay niya. Ang nanay niya nandyan sa Manila. Sa mga kapatid niya nandito may nakakatira sa pagpo po, sa mga ano. Ito pong si Kano ay 17 years old. At sa ngayon po ay nasa kusodiya ng mga pulis. Nakausap niyo na po itong si ano? Si Kano? Hindi po. Sa kapatid ko lang po. Opo. Wala pa na sa inyo nakakapag-usap dito kay Kano matapos po niya magawa yung krimen? Wala po. Doon po yung sa ate ko po. Yun nandun sa Aroroy. Lumalakad sila. Okay. Bago yung insidente, wala ho bang nababanggit sa inyo yung parents ninyo tungkol sa kanilang concern about dito kay Kano? Wala po. Mabait na naman po daw yan, sabi nila po. Mabait? Opo. Okay. So, bakit niya po nagawa ito sa inyong parents? Gayon, ang bait-bait naman ng parents ninyo at kinukup-kup siya. Kung mabait siya, ano po sa palagay niyo ang kadahilanan kung bakit niya nagawa ito?
ang ano namin, baka may nag-utos, ganun. Kaya gusto namin na tanungin sa kanya kung bakit nagawa niya yon. Eh, wala naman, di naman yung mga magulang namin inano sa kanya po. Okay. Matapos niya po magawa yung krimen, pinagnakawan niya ho ba yung inyong mga magulang? Opo. Ay, hindi na lang. Nawala po yung pitaka ni Papa eh. Wala po dun sa kwa niya, sa katawan niya po. Pitaka? At ano pa hong ibang gamit? Eh, yung habay ng mama ko po, wala din po. So, maaring ang motibo niya po ay pagnanakaw? Siguro po. Okay. Sa pagkakaalam nyo, ito ba'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Yun ang sabi daw, nung panahon, gumagamit daw yan. Ah, gumagamit po yung pagkakaalam. Okay. Pwede ba natin makausap? Tapos kalabaw po. Guys, pwede natin makausap yung PNP kung nahuli nito? Ah, okay. Ayaw makipag-usap ng Aroroy PNP na may custody kay Kano. Ayaw din nila ipakiusap si Kano. Okay, bakit ay pakiusap ng PNP? Pwede natin makausap yung PD? Alright. Bakit ay makipag-usap ng PNP? So, ma'am, mga ate, bakit niyo po nasabi kanina sa akin na ang inyo pong suspecha, meron pong nag-utos? Bakit niyo po nasabi yon? Matagal na kasi yan nakatira sa bahay. Ngayon lang niya ginawa. Okay. Kaya nga po, bakit po pumasok sa inyong isipan na baka may nag-utos? Meron ho bang kaaway? Ito pong mga magulang nyo sa lupa, utang? Ay, wala pong utang po. Okay. How about sa lupa po? Tawagin nyo siguro yung PD. Kung ayaw makipag-usap ng chief of police, then let's call the PD. And then let's call the RD. And then let's call the Kamkrame. Let's call the PNP spokesperson. There's so many people that pwede natin tawagan at hindi lang yung COP. So don't stick with the COP. Kasi once you stick with the COP at tumanggi yung COP, dead na tayo. So COP, and then PD, and then RD, and then Kamkrame, and then spokesperson. Gets? Ganon yon. Ngayon, yung COP, tinabla tayo. Noong una, umoo. Kasi po kanina umoo yung COP, ngayon, all of a sudden, tinabla na kami. So, dapat prepared tayo with, we go level by level. Okay? Okay. Ayaw ibigay ang pangalan. Okay. Ayaw makipag-usap? Sino to? Sige. Magandang hapon po sa inyo, police, na ayaw magbigay ng pangalan. Sino po kayo? Hello, sir. Police Lieutenant Melanie Morado, sir. Lieutenant. Oh, praise the Lord. Kayo po si Teniente. Ano pong katungkulan nyo dyan, Tenientes, dyan po sa Masbate, sa USAB? Yes, sir. Good morning from Aurora, NTA, sir. Ano po? Teniente Melanie Morales, kayo po yung chief of police, Teniente? Hindi po, sir. Admin officer, sir. Kung darating ko lang, sir, galing sa LGU, may conference po. Okay, galing sa conference. Okay, Teniente, ang interesado lang po kami malaman na nasa custody na po pala itong si Kano, itong suspect. Ano po yung mga nakuha nyo impormasyon sa kanya? Siya po ba'y nakatanong nyo na, naimbestigahan nyo na? Ano po yung mga sinabi niya? At ano po yung mga impormasyon na nakalap nyo from him nang ma-arresto nyo po siya? Sir, in-interview po namin siya. Wala po siya sinasabi. Wala po siya sinasabi? Opo, wala po siya sinasabi. Hindi po siya nagsasalita? Hindi po. At kahapon po, sir, naipanin po namin yung kaso, through inquest proceedings, sir. Okay. Ma'am, kung wala siyang sinasabi, so ano po yung inyong naging dahilan para siya na po ang inyo pong kinusider na suspect at kinustudiya? Meron ho ba kayong mga ebidensya na para magtutukoy na siya na talaga yung may kagagawa ng krimen? Yes, sir. May witness po tayo na tumuturo po sa kanya, sir. Tapos po, sir, yung mga kamag-anak niya po, sir, na una niyang pinuntahan doon nung pangyari ng krimen, yung po ang nagturo po, sir, na pagpunta doon,
sabi po, duguan po yung damit ng suspect. Okay. Tapos, nilabhan na lang nun ng suspect. Kaya, yung nakipag-participate naman po yung mga kamag-anak, sir. Okay. Pumunta dito kahapon. Tapos, dinala po namin doon sa hospital ang mga kamag-anak. Para very good. Po sa very good. Okay, so, very cooperative po yung mga kamag-anak. Ay, yung mga kamag-anak, yung po, kamag-anak niya mismo, nitong si Kano, ang nagsabi na nilaban nila itong duguan na t-shirt nitong kanilang relative na si Kano. Tama? Opo. Ang si Kano po, ang naglaba po, sir. Ng t-shirt niya. Nakita okay. po nila. So, yung pong nilaban ni Kano na damit, na duguan, na nakita po ng mga relative niya, nasa inyo na po bang possession? Yes, sir. Yes. Good. Susuot pa rin po niya. Okay. Ito, Teniente, very important to. Yung pong ginamit na panaga, nasa possession na rin ba? Very important po ito. Yes, sir. Yes, sir. Recovered po tanda, sir. Okay. Nandito po lahat ng evidences po na para po, para po dun sa, sa kaso na ito. Okay. Very good. So, meron na po tayo yung ginamit sa pananaga. Nasa possession niyan po. Yes, sir. Nasa possession. Nasa custody po ng, Okay, plus yung damit na duguan na nilaban niya. Yes, sir. Yes, sir. Okay. At konting katanungan lang po. So, bakit po yung kamag-anak nag-cooperate sa PNP? Teniente. Hello, sir. Hello, sir. Kasi po, sir, pumunta po sa kamag-anak yung suspect. And then, natatakot po sila kasi parang nakikita niya yung criminal instinct ng suspect. Isa, hindi natutulog. Laging nasa tabi daw yung may itak. Okay. Nasa tabi palaging itak, balisa. So, sign na ng stress siguro dahil sa paggagamit ng droga at hindi na nakatulog. So, na-find out nyo ba kung gumagamit po ito ng droga at pinadrug test na ho ba ito? Pinamedical po namin. Apo. Pinamedical nyo? Siya. Apo. Okay. At? Tatanungin ko muna po, sir. Pwede po, tatanungin ko muna ang investigator. Apo. Pwede makausap yung investigator, madam? Apo. O, sige. Actually, sir, dito ang nakahawak taglaran ng kaso, pero yung nag-facilitate pa ng isang investigator. Apo, ma'am, we need to talk to them. Ma'am. Opo, sa yung humawak na nagpa-medical sir, tatanungin ko kung anong process po sir na ginawa dun sa medical po. Okay, the reason why I'm asking these questions, ma'am, para yes, kapag nagsampa po kayo ng kaso sa piskalya, meron kayong tight case na hindi nito makakawala. Nasampa na po natin, sir, ang kaso sa piskal kahapon. Kaya nga po, so, yung mga ebidensya na banggit ko, nasa possession na po ng ating PNP, yes, sir, sinuminat na po yan sa piskalya. Opo, sir. Tapos, sinabi na namin sa complainant, sir, nabibigyan namin sila ng case folder. Andun po, nandun naman po yung prosesong ginawa po, sir. Okay. Yung pong wallet na nakuha po doon sa victim, na recover niyo na po ba from him? From Kano? Very important po yun. Wala man po, sir, ng wallet ka. Hindi niyo po tinanong sa kanya, nasaan na yung wallet? Kasi, sandila po, ma'am, mga anak niya, ng mga biktima, ano mga pangalan? Floripes at Florites, mga madam. Ano po yung mga nawawala? Itaka po ni Papa. Apo, wallet ni Papa nyo at ano pa po? Habay ng mama ko po kasi wala na po yung habay si mama. Ano po? Ano po, ma'am? Ano pa yung isa? Yung habay po. Habay. Ano po yung habay? Hindi. Okay, sige. Teniente. Teniente, yes, sir. Yung habay ng biktima, yung si Lola, at yung wallet po ni Lolo, na-recover niyo po ba? Wala po, sir. Wala po. Wala po siyang kadala-dala kahit ni bag, ni ano man.
Pero tinanong po sa kanya, tinanong niyo po sa kanya saan na po yung wallet at saka yung habay? Tinanong po namin, sir. Ah, that, wala po siyang sinasagot po. Hindi siya sasalita? Hindi po, sir. Okay. Opo, sir. Yung pong itak na ginamit, itak ho ba yun na pag-aari niya o itak po na pag-aari po nung mga biktima? Ma'am. Pag-aari po yun, sir, ng suspect, sir, ang itak. Pag-aari ng suspect. At siya po ay kinumpirma. Kasi magkakasama sila sa bahay. Tapos itong suspect, lagi daw itong may dalang itak. Okay. Malagi may dalang itak. Pero ito pong itak na dala-dala niya palagi, ito sa po ay sa kanya. Opo, sa kanya po. Opo. At ito po ay kinumpirma ng mga kamag-anak ni Cano na yes, meron siyang itak at yung itak na yan sa kanya yan. Opo, yes, sir. Good. Importante po kasi yan, pagdudugtog-dugtogin yan, pagdating po sa piskalya at pagdating po sa judge. So, yes. At least meron tayong confirmation sa mga kamag-anak ni Cano na yes, may dala-dala siyang itak at yung itak na yan ay sa kanya yan at yan yung ginamit sa krimen at duguan yung itak, yes, di ba ba? Yes, sir. Pinaporensik yes, nyo na po yung itak na meron pong dugo. At sa crime laboratory, sir. Pina-fingerprint na. Okay, sige po. So, ano pong kasong isinampan niyo po, madam, dito kay Cano? Two counts of murder po, sir. Two counts of murder? Yes, sir. Okay, sige po. So, tiniente, tututukan po namin yan, ano, itong kaso, kasi request po ng napakarami po mga netizens. Yes, sir. Okay, yes, maging po yung mga taga nandyan sa inyo, kami po ay hashtag para gawin po ito pag-iimbestiga at pagtatalong-talong. Sana po hindi nyo minasama ito pong pagtatalong-talong ko sa inyo at pagtawag sa inyo. Ano po, tiniente? Opo, sir. Pasensya na po, sir, kanina nasa meeting lang. Opo. Pakisabi po kay Chief of Police, pasensya na po, ma'am, kung kami po'y nakakaabala sa kanyang trabaho. Wala namang problema, sir. Nasa lakad ng sila. Oo, kasi hiyang-hiya ako kay COP. Nakakahiya naman. Ayoko naman na kami po'y nakakagambala sa trabaho niya bilang Chief of Police. Baka sobrang busy niya, super busy siya. Nakakahiya naman. Buti naman kayo po. Nag-serve lang, sir, ng search warrant. Kaya siya yung nag-lead talaga. Okay. So, good. Isa na lang po. So, meron na pong search warrant para i-search po yung bahay? Ibang kaso din yun, sir. Okay. Ibang kaso, sir. Masipa nga pala si Chief of Police kung okay. Ganon. Sige okay. Po, Madam Melanie Morales, Admin Officer ng Aroroy. Morado, sir. Ano po? Morado. Pasensya na, ma'am, ha? Okay. Ang problema, alika dito. Alika dito. See, ha? Kita, itong sinasabi ko sa inyo. Laging tama yung mga katay. Hindi kasi binigay yung pangalan kanina, sir. On-air lang yung sinabi. Hindi, dapat papa-spell. Okay, sige. Sorry po. Madam Melanie Morado, I'm sorry, I apologize. Maraming salamat po, Madam Morado. Tiniente. Maraming salamat din po, sir. Thank you po. Okay. Ayun, ha? Yan siya sabi ko. Ang apelyido, wag na wag niyong minamali. Kasi music to someone's ear, yung kanilang apelyido. Pag minali niyo yan, sakit sa tinga. Okay. Ma'am Floripes at Ma'am Florites. Yes po. Okay, naisang pa na po yung kaso. From time to time, kami po ay tututok dito. We will make sure na may kalalagyan po talaga ang kasong ito. Meaning, ito pong si Cano, talaga makukulong to. At kung kinakailangan, tatanungin po natin kung baka meron talaga nag-utos. Tulad po sa sinabi ninyo, papaimbestigan natin sa PNP yan. Pero so far, base po sa sinasabi po nitong kapulisan natin, tulala itong si Cano at palaging balisa. So, sign of stress po ito na maaaring ilang araw na ito hindi nakatulog at droga, nagtitake ng droga. And then B, nawawala po yung mga mahalagang gamit, bagay sa inyo pong mga magulang. So, sign of na maaaring ang kanya pong motibo ay magnakaw para may pambili ng droga. On the surface, yan po luminito. Pero wag ho kayo maglala. Mamaya po sa wanted sa radyo, tatawagan po namin, hopefully, yung Chief of Police, yung investigador, available na para alamin talaga kung merong ang kasabwat tulad po ng inyong pinangangambahan. Okay po? Opo. Ma'am, kung ano po maitutulong po namin sa inyo, wag niyo po ibaw ang telepono, sabihin niyo po sa aming reporter, ibibigay po namin at kung kinakailang pupunta po kami dyan para magpaabot ng tulong. Sa muli, nakikiramay po kami, ma'am, ha? Salamat po, Idol Robbie. Opo, ma'am.